please answer me? Where are we going? Dear Charo, isa ako sa libo-libong Pilipino na naghangad ng magandang buhay sa Japan. Marami akong gusto. Marami akong pangarap na hindi ko makuha sa Pilipinas. Sa tulong ng isang kaibigan, sinimulan kong hanapin ang aking kapalaran. Ano nga pala ang ginagawa mo rito sa Japan? Yun na nga eh. Gahanap ng trabaho. Baka naman meron kang alam na naghahanap ng secretary or office personnel. Maganda credentials ko sa atin. Babes, wala ka na sa Pilipinas, no? Diyos ko, pero kung gusto mo, pwede kita ipasok sa bar sa pinagtatrabahuhan ko. Huwag naman dun, no? Hindi mo na ako pumunta ng Japan para mag-hostess, eh. Hoy! Dito po, tanggap ang mga hostess. Hindi katulad sa Pilipinas, no? Trabaho lang. O ano, gusto mo, hindi? Hindi ko kaya mga Pinoy dito, ngayabang. Paglalapitan mo, kala mo inuutangan ko. Malayo. Ako nga pala si Rex. Gusto mo, sumama ka sa akin. Kaya kitang bigyan ng trabaho. Sa tulong ni Rex, nakahanap ako ng trabaho. Naging construction worker ako. Isang trabahong ni sa hinagap ay hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Hindi ako nakatagal sa trabahong iyon at kailangan ko uling maghanap ng ibang trabaho. Kaya kinailangan kong lakasan ang loob ko at lumapit sa kani-kaninong Pilipino na pwedeng makatulong sa akin. Pinay ka rin? Oo. Kababayan pala. Sa oras naman pala ng trabaho nangyari yung aksidente, pwede ka mag-file ng damages. Eh. Babes, may karapatan kang habulin ng employer mo at siguradong malaki ang makukuha mo. Di ba mahirap yun? Siyempre, dadaan pa yun sa korte.
Baka wala rin mangyari. Hindi po, Pilipino ka, wala kang laban dito. Karina, bilog ako eh. Wala akong legal na papeles para magtrabaho dito. Hindi mo nalang sabihin ang totoo. Oo naman, oh. Siyempre, nakakahiya yun. Eh, isipin nila, kaya ka nga pumunta dito para bumuti yung buhay mo. Uy, maraming salamat nga pala dito sa pinautang mo, ha? No problem. Kahit papano, may papadala ako sa Pilipinas. Okay lang. Kain na. Halika. Samahan mo ako dun sa foundation na sinasabi mo. Alam mo ba kung magkano to sa Philippine peso? 1.2 million pesos? Babes, milyonarya ka na! Milyonarya ka na! Makaka-uwi ka na! Hindi ako uuwi, Karina. Kung tutuusin, halos pambayad lang yan sa mga utang namin ni Rodrigo eh. Kulang pa yan para sa mga pangangailangan ko sa buhay at kulang pa yan para masiguro ko kinabukasan ng anak ko. Oh, may kailangan ka pa? Wala ka rin magagawin ngayon, di ba? Wala rin akong trabaho. Sumama siya. Alam mo, bilib ako sa'yo. Bira lang sa Pinoy ang bumabiyahin ng ganung kalayo para lang bayad ng utang. Hindi, tsaka di ba sa atin hanggat hindi sinisingil, hindi nagbabayad? Eh, ayoko kasing masira yung pangalan ko dahil lang sa pera. Kaya nga ako nandito eh. Gumagawa ako ng paraan para mabayaran yung utang namin. Eh, yung asawa mo, ano ginagawa? Sabong. Doon nauubos lahat ng pera niya. Ngayon, alam mo na kung bakit marami akong utang. Anak, nagpadala ako ng pera sa lola mo. Tsaka sa daddy mo. Ngayon, kung meron kang gustong ipabili, ha, sabihin mo lang. Pasensya ka na. Nandito sa likod ko ang anak mo, nagtatago. Nay, natanggap niyo po ba yung perang pinadala ko? Ay, oo naman. At kahit paano, nakakabayad na tayo ng mga utang mo dito. Eh, si Rodrigo, pinayaran na ho ba niya yung utang? Hello? Lahat ng perang pinaghirapan ko, nilustay lang. Hindi pinambayad ng utang. Alos parang pulubi ako na namalimos ito. Lahat ng mahihirap na trabaho, pinasukan ko. Para lang kumita ng pera. Tapos ano? Tapos nilustay lang niya. Ana! Tita Lulu? Anong Tita Lulu? Mami mo yan! Ikan, laki-laki mo na! Gagawin ko lang po yung lessons ko sa kwarto. Sige. Sige. Mag-aral ka po buti, ha? Yabang-yabang mo na. Palibasa, nakapag-Japan ka na. Kung hindi ko ginawa yun, saan tayo pupulutin? Bakit? Kaya mo ba ibigay lahat ng pangangailangan ko? Kaya mo bang tustusan lahat ng pangangailangan namin ng anak mo? Hindi, hindi ba? Dahil lahat ng pera mo, nauuwi lang dyan sa bisyo mo! Ikaw, kung magsalita ka, para kang walang kasalanan. Eh, di ba kaya ka umalis eh dahil sa ambisyon mo? Pati sarili mong anak, iniwan mo! Ginawa ko yun para sa kanya! Ginawa mo yun para sa sarili mo! Saan ako pupunta? Pagod na ako. Tapusin na natin lahat sa atin. Anak, kailangan kong bumalik ng Japan eh. Marami pa akong gusto ibigayin.
para sa akin, kundi para sa'yo. Sige na. Umalis ka na! Pumunta ka na sa Japan! Umalis ka na! Alam kong masama ang loob sa akin ng anak ko. Nang alukin siya ng kanyang tita Lulu na sa Amerika na mag-aral, hindi na siya nagdalawang isip pa. Tuluyan na kaming nagkalayo ng aking anak. Sa apartment mo, wala ka. Sabi ko na nga ba, dito ka matatagpuan eh. Nagkalapit ang loob namin ni Danilo. Siguro dahil pareho kaming nangungulila. Parehong nag-iisa. Dahil din kay Danilo kung bakit unti-unti akong nakabangon sa hirap. Siya ang gumawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin dahil sa aking status sa Japan. Siya din ang sumusuporta sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Eh, kung makipag-imitation marriage ako kay Mr. Yamamoto, peking kasal lang. Papayag naman yun eh. Basta tama ang presyo. Ha? Okay ka lang? Hindi nga tayo magpagpakasal eh. Papakasal ka pa sa iba. Eh, sa papel lang naman yun eh. Ikaw pa rin naman ang asawa ko sa puso ko eh. Eh, paano kasal kay Rodrigo? Diba kasal ka dun? Ay nako, maraming paraan basta may pera ka. Ikinasal kami ni Mr. Yamamoto kapalit ng malaking halaga. Naging legal ang mga papeles ko at dahil dito, nakapagpatayo ako ng isang Filipino goods store. Lalo pang tumatag ang pagsasama naming dalawa ni Danilo at gumaan na rin ang loob ko nang mapalitaan kong may iba na ring pamilya sa Pilipinas si Rodrigo. Our office had a report from somebody that your marriage with your Japanese husband is only in paper. No, sir. That's not true. My marriage is real. Wait, I can show you proof. Wait. Sino mo yan? This is my cousin, Danilo. And where's your husband? He's just on a business trip. Please come with us. No, let me call my husband first. Danilo! Report sa Pilipinas. Pagbalik ko sa aking anak, doon ko naramdaman ang epekto ng ginawa kong paglayo sa kanya. Anne, pasensya ka na. Wala akong pasalubong sa'yo eh. Sige pa, tita. Ano pong gusto niyo pasalubong? Okay, saya-saya. Bye. Love you. Mom? Yes. Thank you. Kung hindi niyo kayo pinadala kay Tita Lu sa States, I won't be as happy as I am now. I love Tita Lulu so much. Nakakatawa lang eh. Noong una, daliri ko naputol. Tapos ngayon, tatanggalin ang dibdib ko. Pag nagpakimo naman ako, buhok ko naman ang malalagas. Ano pang matitira sa akin? Wala. Mama, ayoko pang mamatay, Mama. Ayoko mamatay. Ayoko pang mamatay. Oo, inuna ko ang mga pangarap ko. Pero kasama ka doon, Anne. Kasama ka sa mga pangarap kong yun. Mami, iniwanan mo ako!
yakapin niyo ako. Alam mo ba? Sinabi mo sa akin na mas mahal mo at talulo mo. Parang tumigil ang mundo sa akin. Sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang sa'yo. Sana ako na lang. Alam ko, may miss mo na yung Japan. Yan yung mga pictures na pinadala mo na sa Japan ka. Lahat yan tinago ko. Katabi ko yung lagi pag natutulog ako. Yun yung alaala ko sa inyo. Habang wala kayo sa tabi ko. Mom. I love you. Paminsan-minsan ay umuwi sa Pilipinas si Danilo para dalawin ako. Mas pinili kong dito na lamang sa ating bansa manirahan, kasama ang maraming alaala. Dito ko rin hihintayin ang aking anak. Umaasa ako na sa kanyang pagbabalik, hindi lamang tagumpay ang kanyang daladala, kundi ang pagmamahal na buong-buo kong matatanggap. Lubos na gumagalang, Babes.